as of now, yung pagbabakuna sa below 18 or 12 to 17 years old ay hindi pa pinapayagan ng ating National Immunization Technical Advisory Group. Nanghihingi sila ng karagdagang panahon para maaral yung datos at science. However, marami nang inalaw na nila ang LGU na magrehistro para malaman natin kung ilan ba talaga yung mga kabataan na magiging candidate sa bakuna. Ang kalaban nito at kasabay nitong pinag-uusapan ay yung tinatawag na booster dose. So pinag-iisipan kung yung ating limitadong supply ay gagamitin ba natin ito sa booster ng mga health workers at ng mga senior citizen o ibibigay natin sa mga teenager. So debate pa yan, and ina-analyze natin ng data. Merong bagong balita sa Amerika na parang mas pinifer nila bigyan ng booster yung mga healthcare workers na laging exposed at yung mga senior citizen na may comorbidity.